i-flex lang po natin ang isang viral nga po na post ng isang netizen kung saan umamin na isa daw siyang troll at kung paano siya nakakatanggap ng bayad sa Pangulo ng Pilipinas, ang walang iba kundi ang ating presidente. Mula po sa FB page na Kasangga sa Pagbabago, narito po at reposted nila ang nasabi nga pong pag-amin ng troll na ito. Viral nga ngayon at pinag-uusapan ng netizen patungkol sa pag-amin niya na siya ay isang troll at nakakatanggap umano siya ng bayad mula sa Pangulo ng Pilipinas. On sa Facebook post ni Arienda Alexander, noong una ay naiinis siya kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil nasira umano ang kanyang hanap buhay bilang isang driver ng mga kolorum na sasakyan. Pero napagtanto ni Alexander na tama ang mga ginagawa ng Pangulo. Pero na-realize ko, this president is for real. Alam naman ng lahat na ilang dekada ng korap ang LTFRB at LTO. Wala nga lang leader na may bayag para bumangga rito. Sabi niya, inamin ni Alexander na siya ay isang troll at binabayaran umano ni Duterte. Ngunit hindi umano pera ang ibinabayad sa kanya, kundi ang mga achievements ng Pangulo. We are so proud trolls of Duterte. Not for the money, not for the fame, but for promoting his good deeds and leadership. Yan po ang saad ni Alexander. Basahin ang kanyang buong post. Ako po ay troll. Pag-upo ni Duterte noong 2016, nainis ako sa kanya kasi nasira ang hanap buhay ko. Pinahuli niya lahat ng kolorum kaya napilitan akong mag-iba ng hanap buhay. Pero na-realize ko, this president is for real. Alam naman ng lahat na ilang dekada ng korap ang LTFRB at LTO. Wala nga lang leader na may bayag para bumangga rito. Pareho din ang kaso ko ang ABS-CBN. Walang franchise kaya pag nag-operate, kolorum. Di ko maintindihan kung ano ang mahirap intindihin bakit maraming di makaintindi. Expired franchise, period. Totoo, isa ako sa maraming troll ni Duterte, pero ano ba ang pakialam ko kay Duterte? Hindi ko nga kilala yan eh, kaya lang sa mga ginawa niyang pagbabago, bayad na kami noon pa. Kung ako man ay isa sa mga troll ni Duterte, ito ay bilang pasasalamat sa kanya. Three decades na kurap ang gobyerno natin. Ang mag-deny nito, GAGO. Ito lang naman ang ilan sa mga binayad sa amin ni Duterte. Una, Boracay Rehab. Pangalawa, Manila Bay Rehab. Pangatlo, driver's license 5 years expiration. Pang-apat, passport 10 year expiration. 5, build. Pang-anim, hindi man totally nawala, hindi na ganong katalamak ang droga. Pang-pito, tunay na leader na bunabunyag ng mga katiwalian ng mga malalaking isda sa bansa. At pang-walo, tunay na pamamahagi ng lupa sa magsasaka. 9, after more than 30 years, ngayon lang ako nakaranas na namigay ng cash assistance ang gobyerno tulong sa tao sa panahon ng pandemic. Partida, nationwide ito, hindi late lang. 10, hinihintay ko na lang yung national ID. 2018 pa, pinirmahan pero may humaharang. Yan nga po ang naging pahayag nitong si Arienda Alexander. Well, totoo naman po at hindi maikakaila ang mga sinabi ni Mr. Alexander. Talaga namang ang passport ngayon ay 10 years na, na dati 5 years lang. Ang license ngayon na yearly ay nire-renew, ngayon po ay 5 years na bago mo pa renewin. Talaga naman pong malaki ang ibinahagi or ibinigay na magandang buhay ng presidente ng Pilipinas sa Pilipinas na si President Duterte na dapat po ay i-appreciate ngayon ng mga tao. Sabi nga niya, ang issue daw po ng ABS-CBN, kung kolorum, syempre hindi ito pwedeng i-operate. So yun po daw ay napakadaling intindihin. Kung ikaw ay inasikaso mo nang maaga pa lang, syempre magiging maayos. Yan nga po yung naging pahayag ng NTC kamakailan lamang. Aniya, kung nagpasa po lang daw ng maaga ang ABS-CBN, hindi nila ito ipapasara, pero hindi nga po inasikaso. So, yun po ang aming showbiz na update. Ano po masasabi nyo sa naging pagbibigay nga po ng credit ng netizen na ito sa ginagawa po ng Pangulong Duterte, dapat nga po talagang ipagpasalamat. Ilagay lamang po ang inyong opinion sa ating comment section dahil ito po ay mahalaga sa amin. Images are all credit to the respectfully owners. Thank you for watching Showbiz Now!